But lead us not into this soul into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. But thou, O man of God, flee these things, and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. May sabay dalawang verse, and they go. Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. I give thee charge in the sight of God, who quickeneth all things, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good confession. Pray, Lord, maraming salamat sa mga salita muli. Arali namin, Panginoon, na mawalingan ang bawat isa, or kung di man kami, Panginoon, na iba namin, Panginoon, na winiwitnessan, sinusubong i-win sa inyo, Lord, dahil sa church ay mawalingan namin dahil kami po ay informed. At alam namin ang devices ng kaaway, especially about isang mga kulto na amin na-encounter. At kung hindi pa na-encounter, Panginoon, alam na amin yung kanilang devices. At we know where to pick it up sa mga tao, Panginoon, na biktima rin ng mga tolo. So, pray, kunin nyo ko pa namin ang pangunawa at wisdom, Panginoon, ngayong hapon, Panginoon, especially yung record, Panginoon. So, yun lang po, Lord. Kayo po malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga kaupo po na po lahat. Good afternoon sa lahat. Again, title po nito, kwarto nung ating prosperity gossipel. Okay, supposing that gain is godliness. So, natapos po tayo last kanina umaga. Again, introduction natin ay binalikan natin yung ating introduction sa series. Again, ang series natin is Many False Prophets. Kung saan, iniisa-isa po natin yung mga kilalang kulto, no? So, ilan ba lahat ba ng ibang religion kulto? Anong sagot? Well, yun nga, yun tanong din eh. No? So, kasi pag sinabing kulto, yung mga major doctrine, eh karamihan na gano'n naman eh. Sino bang hindi kulto na hindi Baptist? Siguro meron. Yung mga inalis nila yung pangalan ng Baptist pero sumusunod. Kasi gano'n pong church eh. Minsan susunod, minsan hindi. So, pero pag ngayon, nakikita ko pag tuloy-tuloy na yan. Pag hindi maayos ang leadership, pag pati mga member, tuloy-tuloy na yan. May church pa rin sila, pero hindi na sila church. Okay. So, again, hindi lahat ng Baptist. Iba, nakikibaptist na lang. So, yung na-encounter natin last time, hindi na sila King James, nakausap ko yung pastor, sabi ba naman. Eh, okay lang. Kami King James. Ako, King James ako. Pero hinahayaan ko silang gumamit. What? Anong saysay na lang King James ka? Kung hahaya, ikaw yung pastor eh. So hindi mo alam kung yun ay naano lang na nang hina or tapos yung iba kasi kahit sa kilala tayong ganoon eh, nag-aral sa Bible school yung kanya member, hindi siya makapalag kasi pinag-aral niya dun eh. Tapos ang tinuturo na pala dun sa Bob Jones diyan. Hindi ko nalang sa inyo, pero dyan daw, may Bob Jones daw dyan, somewhere. Hindi na sila King James. So, I highly doubt kung nag-stay pa rin sila talaga sa kalooban ng Diyos. Kasi simpleng tanong dyan, ano yung Bible nyo? Actually, madaanan natin dyan. So, ganun din dito sa G12. Okay, kanina lang, binerify ko ulit. So, NIV sila. So, yan. So, introduction natin kanina. Ano yung kailangan natin gawin kasi ganito po yan, hindi natin pinag-uusapan sila para sa kanila, hindi natin sila pinag-uusapan tapos yung sarili natin, li-live out natin para lang feeling natin, magaling tayo, mag-usapan natin sila. Sira. Hindi ganun, lagi natin inoconsider dito kayo para handa kayo, basta wala naman, dito na nga ako sa Baptist eh. Eh paano pag na-encounter ng ganyan, paano mo siya matutulungan? Kung kailangan mo siyang iwin, na biktima lang, anong gagawin mo? So, kung alam mo to, mas matutulungan mo siya. Amen? Ganon din kayo. Pag dinadala kayo dyan, so, yung alam nyo na iba dito, nadala kung saan, di ba? Eh, kasi nga, alam ko na yung hindi na seryoso. Hindi seryoso mag-attend.
sa Bible, hindi seryoso. Madaling masila yung ganun, pag ganun. Andito ka lang kasi itong uso ngayon. Dito yung parents mo. Dito yung kapatid mo. Pag lumaki-laki ka na, may sarili ka ng trabaho, may pigil, sino may pigil siya, sino magdadala sa'yo? Kung talagang hindi mo sineryoso yan, hindi mo nakuha yung mga tinuturo dito. Okay? So, kaya para sa atin na rin to, sa inyo. Okay, so yun nga. Una, maligtas ka. Know God and Spirit. Learn and examine every spirit. Ibig sabihin, huwag kang maniwala. Basta, hindi sinabing Kristiyano, Kristiyano. Sinabing, by faith naman kami. Catholic nga, by faith din daw sila eh. Kaso may plus. Acknowledge, know, that there are many false prophets. Okay, pag hindi mo alam na marami sila, para kang ano dyan, para kang sitting duck. Alam niyo yung sitting duck na tawag. Ang dali mong ano, para ka lang sa halip na may hirapan pa akong ano, sapul ka agad. So marami sila, so dapat mag-ingat at mag-aral. Magtanong. Number four, know and identify the primary enemy of the Lord. So si Satan. So kaya pag nakita mo yung pattern ni Satan sa church na yan, di, gusto mo lumipat ba? Nahirapan ka. Ako nahirapan sa yun. Sinang wala? Wala naman. And then, si Jesse, nasaan? Da. Okay, kailangan nyo ito, makinig. Then, draw strength from the Lord Himself. So, huwag mo sasabihin na, kaya ko yan, sino bang mga kulto dyan? Hindi ako mayayari niyan. Makikiatin-attend ako doon, tapos, pero ako, ano ako, Baptist. Pero attend ako doon. Kasi yung Pasquan doon. Hindi ka, ano dyan, dapat sa Diyos ka kumuha ng iyong lakas. Kasi matindi ang labanan, spiritual. Okay, inuulit-ulit natin para then have the true love of God. Okay, pasatin na tutulong sa kanila, dapat may pag-ibig ka ng Diyos. Then testify of the Lord Jesus against them. So, tinignan natin summary ng G12 and then yung dulos. Kasi sila yung local concern natin kasi nga sila yung andito eh. So, tinignan natin yung isa-isa yung mga beliefs and summary ng beliefs nila. Saan sila nakalay, Nike, ano, iba, parang Baptist din. Halo sila eh. Ganun naman ang mga kulto. Parang malito lalo yung mga tao. Pero, lumalabas dun, mga may align sila sa Pentecostal, no? And then, works-based salvation. Yun yung mga highlight na tinakal natin kanina umaga. So, this time, ngayong hapon naman, kinukumpara natin kasi kung yung napansin nyo yung binasa natin, ating text, align po yan sa kanila. Obviously, ito ay applicable sa New Testament Church nung time ni Paul at Timothy. Pero, yung spirito niya, katulad na tulad na nangyayari at tinatakil natin ngayon. Nangyayari, paulit-ulit lang naman yan. Sabi nga ng isang preacher, yung Satanas daw, walang originality yan. Gagawin lang niya, madali lang yung trabaho niya eh. So, yung Diyos, itignan niya, gagayahin niya. Siyempre, hindi lahat. Gagayahin niya, tapos sa kanya ito twist. Walang originality yan. So, kaya itong mga ito, pag binabasa ko itong interpretation ko talaga dito, yung kanilang mga beliefs, yun nga, kuha sila dito, yung ayaw nila, alisin nila. Tapos yung siyempre, papasok at papasok yung false doctrine sa mga false churches. So, yun, mga tongues, ganyan. Okay. So, this kanina umaga, natapos tayo sa point number one. Nakita natin in comparison. Inukumpara natin sila, no? So, ano yung, siyempre, sa Baptist Bible ang ating basihan. At, kaya nga sabi dyan sa 6-8. Okay? Sabi sa Bible, ang ating focus sa Bible. And then, isa sa mga hindi mangyayari sa'yo, sinasabi ng Bible, huwag kang puro pera. Hindi tayo natapos kanina umaga, no? So, sila parang hindi nila naintindihan yun. Kahit napakalinaw sa Bible. Paano mo mamimiss yung isang bagay na napakalinaw kung napakalinaw nga? Ibig sabihin, hindi mo binabasa to. Hindi mo iniintindi kung ano yung nakalagay dito. Ay, hindi ako yan. Ganun ka lang eh. Tapos NIV pa. Sa NIV, ang daming tinanggal doon.
humina yung mga stance sa kasalanan, sa NIV, sa kaligtasan, naging being saved. So, imagine yung ano mangyayari sa inyo kung doon ka sa nag-church, no? Okay? Ang sabi dyan, kanina umaga, supposing that gain is godliness, sabi sa Bible, may mga taong pinagpapalagay nila na pagyaman ka, godly ka na. Sabihin mo lang, blessing, blessing. Ganun yan. Uy, blessing, may pera, ninakaw ko, blessing. Tama ba yun? Ay, naloko ko ng tao, dumami pa yung blessing. So, hindi. So, sabi dyan, lalayo tayo dapat dyan. Anyway, na ano ko. Yan ang kabaliktaran niya. Sabi sa Bible, ang tungtong godliness nasa contentment, which is, pag contento ka na sa ginagawa mo na yung kalooban ng Diyos, hindi ka nagpapayamanan sila doon, hindi ka nakikisakay doon kasi alam mong contentment ang dapat meron ka. Kung trabaho ka lang, kung may blessing, di okay, hindi mo ipag-unahan ka sa mga unbeliever, lalo sa mga anak ng demonyo. So, yun ang gain sa atin. Andaan nyo yan, ha? Kaya tayo ko, mapansin ko naman agad yun sa inyo, lalo pa kayo, nagtatrabaho kayo. Alam na alam ko agad kung ano nang pinili nyo. Baka meron lang kayo dyan, sabi, may trabaho ng Linggo, alam mo, wala ka nang makukuha ibang trabaho, pinagpalit mo na yung church, alam na. So, babay na lang. Sayang ka naman, pero wala. So, sana, gagawin pa tayo ng ibang ano sa contentment. So, number two. So, parang sa, kung naalala niyo, sa Catholics, sa Iglesia ni Manalo, dating daan, tiningnan natin yung angulo sa foundation, saan ba sila nang galing? Naalala niyo yun? So, pasok na natin yung CCF dito, kahit sa, saan ba nang galing yung G12? Yun nga, nabanggit natin kanina. Ibabalikan lang natin ngayong hapon, ano daw? Mayroong isang tao na parang Pentecostal, bumisita sa Korea. Ba't kaya ang ganun yun? Ang dami nila. May mga style doon, tinignan niya. In-adapt niya, customize pa niya sa kanila. Ayun, nagkaroon ng, ano yung church nila? Hindi ko maalala eh. Basta, yun na yun, ng G12. Yes! Hindi sa Bible, di ba? Kasi nakita niya sa Pentecostal na wala naman sa Bible yung pinapractice, in-adapt niya at pinaganda niya pa, okay? So, hindi sa Bible yan. So, yung church foundation, history, nakita na natin, pattern from Pentecostal, hindi maganda. Hindi yan sa Diyos. Okay, saan ba, tingnan natin yung tunay ng mga churches, saan ba nanggagaling yung tunay na church? Contrast natin. So, una, kay Jesus, tapos, yung aral ng Panginoon, nandito, tsaka sa tao. So, may Bible ka, at the same time, may tao ka. Mga ligtas, lingkod ng Diyos, walang halong mga kulto. Hindi yung nasa totoo ka na, o hahaluan mo ba yung church mo nang nakuha mo sa iba, sa sanlibutan. Kung biblical church ka na, may makikita ka ba bang better formula? Ang sabi kanina umaga, di ba? Formula eh. May makikita ka ba bang formula sa labas na idadagdag mo sa tamang church? Wala na, kasi ang Diyos na nag-ano niyan, establish niyan. Ito yung mga ano natin, ito yung rules, yung regulation, ito yung ating pattern, ito yung ating gagawin, ito hindi ating gagawin. Wala tayong dadagdag sa Bible. So sila, doon mismo sila nagsimula. Ginamit lang nila yung Bible. Kasi nga, dyan ang popularity ng Bible, hindi na maaalis yun sa mga common people. Nag-a-appeal to sa common people, salamat sa Diyos, kasi nga, konsensya yan. So, nakita nila siguro, ang daming umayakap sa Christianity, ah. Ang ganda kasi ng ano ng Christianity, history. May de-deny mo ba yun? Hindi pwede burahin yun. So, sasakyan na lang nila yun, pero may sarili silang agenda. Nakikita niyo yun? So, kaya yan. Church foundation, ma-Bible standard, bagsak. Church foundation, bagsak! Ay, yung pinaka-importante. Sabi ko na lang ulit kanina, para sa, sino wala kanina? Wala naman, dito tayo lahat. No? Kaya balikan ko kanina, sabi dyan. That biblical repentance is characterized by a changed life and saving faith is evidenced by kingdom service. Hoy, di ka na, sino man nilagiling ko dito? Ano na ako tulog? Kaya tinanggal mo ang Panginoon, pero hindi ka naglilingkod. O, hindi ka ligtas kasi wala kang ebidensya. Tama ba yun?
Kung ako lang, mas gusto ko yun sana, kasi hindi yung totoo eh. Di lang pastor, kasi nga, para mag-participate kayo lahat, takutin ko kayo, di yata kayo ligtas eh. Pero hindi ganun, di mo lang mag-direkta nun eh. Saka, hindi rin mag-work yun kasi kahit ako, ano bang service ang papasa? Okay na ba yung konting service? Hindi pa rin eh, kaya malabo yun. Okay, so sana nakuha nyo yun kanina umaga, no? Pero plus work. So tingnan natin ulit yung another gospel verses kanina sa introduction kanina, no? Ano na makuha nyo? Time naman tayo. Sabi kanina sa 2 Corinthians 11. 2 Corinthians 11, 4. Okay. Ibasa, ready, go. For he did not come and preach another Jesus, whom he have not preached, or if he receive another spirit, which he have not received, or another gospel, which he have not accepted, okay, so yung sabi lang dyan, diba, basahin na natin yung Galatians 1. So meron kasi katulad sa atin, minsan may mami-meet tayo, ang hirap namang husgahan agad. Diba? Hindi mo tayo ganun eh, natanong muna tayo. Ano bang binipish ito? Sige, mag-preach ka. Sama ka sa amin, ganyan-ganyan. So ako na lang dito, I marvel that you're so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. So, ang pinitsa nyo, tamang gospel, pero may nanghimasok dyan, kung sino man tao yan, iba na yung pinipreach. Which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. So, yung another gospel, prosperity gospel, kung ano man tawag nila dyan, hindi yan ang gospel, kasi isa lang ang gospel. So, kanina umaga, tinakil natin yung tawag nila sa kanilang gospel ay prosperity gospel. Kasi nga, ang priority nila at ang lagi nilang sabihin sa'yo, maging mayamang ka. Kaya sabihin, magbigay kayo dito, magpapalain kayo ng Diyos. E pag ikaw, siyong nga din. Diba? Tsaka, in a way kasi, sa atin, may bigayan din sa atin, diba? So, ang tanong, paano malaman yung difference nga? Diba? So, pag nagbigay sila doon, magpapalain din daw sila ng Diyos dito, magpapalain. Anong pagkakaiba? Ha? Kung hindi pinipilit, paano? Wala, hindi sila pinipilit. Catholic, hindi pinipilit. Protestant. Magpapalain ka ba ng Diyos pag nagbigay ka doon? Yun, tanong. Bakit hindi? Okay. Tama naman. Pero magandang illustration dyan. Ano eh? Ganito. Ngayon, uso ngayon Bitcoin eh, di ba? Kung hindi nyo pa alam yung Bitcoin, sinong may hindi alam ng Bitcoin? Alam yung Bitcoin? Sige, explain ko na rin. Parang magandang illustration, tsaka na mapanahon to eh. Kasi later, magkakalokohan na rin dyan eh. So, yung Bitcoin, parang ano, kanari, peso, may dollar, pareho ba yun? Pero pwedeng exchange. Kasi yung agreement nitong isang bansa dito ay may agreement tsaka ito paano. So, kaso, nagluloko din actually, nagmamanipulate, di ba? Nawawala ng value minsan yan, di ba? Mataas-taas, baba. But anyway, magkaibang currency sila. So, hindi sila exactly the same. Pwede mo exchange. So, ngayon yung Bitcoin, hindi minamanage ng mga banko at ng government. In a way, maganda siya dapat sana eh. Kung matino yung nagpapatakbo, ang tanong, hindi ang system, hindi natin alam kung sino nagpapatakbo. So, pero hindi mo basta-basta, kunwari, bumagsak yung Bitcoin, hindi ni-recognize ng mga gobyerno tsaka ng mga establishment, kahit pa may 1 million kang Bitcoin, hindi ko papalitan yung tunay na pera. O, ganun din naman, kunwari, meron kang peso, ayaw ipalit nung tindahan sa kung ano man binibili mo. Ano silbi ng papel mo? Wala, di ba? So, ganun din po ngayon sa church. Paano pag nagbigay ako pastor dito eh, inisip ko naman, Catholic, kala ko, yun nga eh, kala mo, yun ang iglesia ng Diyos. Hindi pala. Eh, nagbigay ka doon. Paano yun? Wala na yun. Walang halaga yun. Doon sa langit.
Di ba? Kasi nabola ka. Yun nga masakit eh. Lahat naman tayo nabola na lang. Ito, sonyo dati, nabola din kami. Nawala na yung nilagay namin doon. Ininvest namin doon. Sana mabalik pa. Doon sa lupa doon. Na hindi pa, ako ko, na nakuha sa kanila yung lupa eh. Wala na yung binigay namin doon. Ganon din kayo. Kala nyo, mahal, mahal na mahal ka niya. Sabi niya sa akin, I love you. Edi, I love you din. Nangangarap ka na. Pag ano, bandang huli, sinira, sumira sa usapan. Anong nangyari sa ininvest mo sa kanya? Bali, wala rin. Nakita nyo ba yung life is unfair? Well, ganun talaga yun. Kung sino yung nagbibigay ng value dyan kahit sa pera, sa Bitcoin at sa relationship nyo, kung sino yung nagbibigay ng value dyan, dun na ka, depende yung value nga nung ininvest mo. Pag biglang nawala yan, nag-invest ka sa ano man yan, nawala na yan, zero ka ngayon. So, ganun din sa church. Kaya siguraduhin mo yung kung saan ka nag-i-invest, naglilingkod ka, natututo ka, di ba, pupunta-punta ka sa church, tapos di pala ligtas yung nagtuturo, tapos anong tuturo sa'yo nun? Sana naintindihan nyo, ha? Kaya, di ba tayo punta doon? Sa salvation pa lang tayo, di ba? Tama ba? Sa prosperity gospel. Salamat. So, ibang gospel yon. Kahit sa palagay mo, kasi yung binabasa ko po, medyo naiiyak nga ako din sa mga testimony ng mga ano. Kasi iba nga doon, mga professional pa eh. Isip-isip ko lang, paano naloko to? May something din sa kanila kasi. Yung iba talagang, ikaw, kunwari, yan, nashare natin, Catholic, ang dami na natin nashare eh. Hindi ka umalis doon. Di ba? Iglesia, yung mga nashare natin din doon sa JJX. Iglesia daw sila eh. Hindi siya umalis doon. Paano yun? Nasa Lagundi, oh. So, hindi mo na may sisi ang Diyos. Kahit pa magpapat ka doon, hindi mo pwede ipilit na naglingkod ako sa Diyos, sa Diyos na palagay mo. Kaya grabe pag, ito si Paul, galit na galit nga dito, naligtas sila, tapos iba naman yung naging ano nila, kasi may nanghimasok ng mga false teacher. So, kaya mag-iingat tayo dito sa church natin at sa inyo, personal na buhay nyo. Okay? Kaya number one, yung Bible ang standard nila, sablay. Number two, church foundation, sablay. Salvation, ganun din, sablay. Okay? So another gospel yon. Hindi yun gospel. Doon pa lang, tapos na eh. Kaya dagdagan pa natin. Okay? Para maawa lalo tayo sa mga nabibiktima nila. At sila naman ay wala tayong ano dapat. Ang tawag dito? Simpatsya. Okay, so yung nakuha kasi natin sa ibang mga kulto din, yung category ng prophecy. May prophecy ba yung ano, wala akong nakita sa aking pag-usuri. Pero, parang ano rin, ang prophecy nilang, madalas yung prophecy kasi mukhang pera nga eh. Ano yung madalas sinasabi nila? Yayaman ka! Ganun sinasabi nun, si Oriel, sabi. Dapat mag-invest ka dito. Tapos, nakita mo ako dati, ang problema ko lang, ganito. Ngayon, nagtiwala ako sa Diyos. Ngayon, malaki na yung problema kong pera. Parang ganun, yabang eh. Okay, bandang ulit, sabihin niya, gagamitin niya yung salita ng Diyos, gagamitin niya yung Diyos, ang Bible, sabihin niya, oh, sabi yung maman, maglingkod ka sa Diyos sa terms nila, mag-invite ka na mag-invite, at mag-ano yan dito, yayaman ka rin. Yan ang prophecy nila. Ang tanong, mangyayari ba yun? Pwede. Pwede mangyari yun, pero hindi sa Diyos yun. At pag hindi Diyos nagpayaman sa'yo, ano mangyayari sa'yo? Baliwala yun. Parang kanina, hindi ka nagbabank sa Diyos. Yung pala gusto ko sabihin kanina, banko. Illustration sa currency, pwedeng currency, pwedeng Bitcoin, pwedeng banko na illustration. Pag hindi yun ang tamang banko, hindi yun ang tamang investment, relationship, mababaliwala yung bandang uli. Kaya mag-ingat. So, kawawa yung mga naluloko nito. So, yun lang, prophecy nila, gayaman ka. Pero, mangyari man yun, sablay yun. Sa mas mahabang ano, consideration, especially sa langit. Wala yun, bali wala yun. Next is point number 5, yung mga messenger nila. So, sa Catholic, tinignan natin yung mga pope nila, priest, mga fraud. Sa iglesia, ganun din. Sa kay dating doon, ganun din.
So ito, wala akong masyadong na-research kay Oriel, pero kahit sina, ano nun, sina Marian, ganun din siya sabi. Napansin ko sa kanila, parang puro pera na lang eh. Medyo nahihiya pa nga siya eh. Pero yun talaga eh. So, saan pa nang galing itong si Oriel? Hindi ko rin masyadong na ano, parang... Pero pinatol niya kasi sa G12 na pag-usapan natin galing ng Pentecostal and then galing sa South Korea, Pentecostal Church. So, wala tayong makitang progression na maganda. By the way, balikan natin pala yung ano, Church Foundation ng Baptist, maayos, di ba? Mabingit natin, may Bible, exacto pa rin kung ano sinasabi ng Bible, ganun pa rin tayo, yung ating progression, faithful men, may makikita mo yan, pwede mong tanongin kung naka-record pa. Ganun yun. And then salvation, of course, malinaw, from the Bible din, prophecy natin, marami tayo niyan. Katatapos lang natin sa day niya, last, ano, hindi pa natin tapos. Kaya inaaral natin yan, importante po yun. Kasi kung wala pala tayong prophecy seminar pa, no? Sa end time seminar na mapasok yun. Ang prophecy na banggit natin sa Revelation, importante yan kasi paulit-ulit sa Bible that the scripture might be fulfilled. Diba? Pag nagbabasa ka ng Bible, lagi yun. Ibig sabihin, importante, pinaprophesy, tapos pag natupad yun, yung mga tao ngayon na sumusunod doon, talagang titibay pa yung pananampalataya nila sa Diyos. Kasi walang imposibleng mapeki yung katulad nung nangyari kay Jesus. Yung sa Daniel din, na yung in-establish yung kingdom ni Jesus na the last forever after ng kingdoms, ang Greece and then Romans and then even troubled times, ma-establish yung kingdom ni Jesus. Hindi pwedeng ano yun, pekiin yun. Okay? So, yun ang importance ng prophecy. Then yung messenger, syempre, dapat legit, maayos sa tao. Pagkatulad nito, covetous. Okay? Ay, hindi ko napakita sa inyo eh. Yung kamaro niya, pinapakita niya. Sabi niya, blessing ito, blessing. Kasi nanggagaling ang ano ng nila, yun, sa attendance, nasa ang pinag-ayabang nila, o to, nirerentahan natin to eh, kailangan magbigay kayo, kasi mahal to eh. Pero palagay ko nun, bago magsimula yun, may nagpondo rin dun. Again, parang investment. Pag kumikita na kayo, kami rin ha. Nagre-remit yun sa G12. Okay, so next is focus on making disciples. So, nabanggit din natin ito sa... Wala pa kasi kaya kami kayo sa alternative churches na ating preaching. Ang focus natin, pag lumabas tayo, pag nag-preach tayo, ay para maligtas yung mga tao. Amen? So, kaya inaaral natin tamang gospel, tamang preaching, tamang Jesus, tamang method din ng pag-preach. Alam natin lahat yun. Paglabas natin dyan, ipisa sa kanila, sakto na yun. At that moment, pwede nilang tanggapin ng Panginoon at maligtas. At that moment. Okay? Hindi ganun kadali yun kung hindi maganda yung ating foundation. So, pero doon tayo nakafocus. Mapunta man sila sa church natin o hindi, naligtas na sila. Okay? Yun ang focus natin. May tanong ba sa inyo? Sa utak nyo, ganun ba talaga? Hindi naman. May nag-iisip ba dito na, hindi naman. May nag-iisip ba ng ganun? Ano ba focus natin dito? Sige nga. Mag-happy-happy. Sino may ibang opinion? Ikaw, Kim, napalagay mo, anong focus ng church na to? Tsaka, para saan nyo? Pag inaral natin, para saan? Ano yung goal natin? Para? Inaaral natin, para saan? Para punuin lang yung utak natin ng Bible, tapos ipagyayabang natin, alam natin. Ganun ba yung napansin mo? Saan nag-invest yung mga itong church na to? Sa? Napansin mo? Ano napansin mo? Ikaw, sa ano yung kinukulit kita? Saan kita kinukulit? Magbigay ka ba dyan? Magbigay ka dyan, ha? Saan kita kinukulit? Kailan lang? Ha? Sa baptism. Pero gusto kong share yung sino?
Well, so para ano? Para masiran sila. Bakit? Para maligtas sila, di ba? Yun ang drive natin kahapon lang. Layo ng drive natin. Doon na zero tayo, eh, no? Ibang bagay naman yun. Pero, yun nga, medyo na ano ako dahil nag-focus tayo sa... Eh, dami kailangan kasi doon, eh, no? Next time, babay tayo. Amen? Dapat meron pa rin ano, kasi sayang na yung punta natin doon, eh. Nawala na ata ng loob tong dalawa, eh. Ilan ba kayo? Apat kayo nun? Ano nangyari? Mga nagbubukit pa yung tao, eh. Ang lalakad. May mga kasama ang kalabaw. Nagmamadali, ganyan. Pero may labong mga nakatambay, nasa loob ng bahay. Okay lang yan. At least, pinay natin. So, madami pong tao doon. Sa? Sa yung pinuntan ko natin na lake, madami pong tao. Oo. Oh. Okay, okay lang. Timing lang yan. So, pag-isipan natin next time ulit. Pero na-overwhelm din kasi ako eh. Madaming kailangan gawin. Eh, hindi pa tayo makagalaw kasi doon pa sina yung ano. So, pero next, pag nandun na tayo, makakag-schedule tayo na sarili natin schedule. Diba? Ngayon lang yun, pero sino pa ba? Ikaw, Adam, anong sa palagi mong ginagawa ng church natin dito? Ano yung main goal natin? Oh, para saan nga? Para lang pagyabang. Ano, para? Pag alam mo na yung gospel, anong gagawin ko sa gospel? Adam, ba't ka andito ngayon? Oh, naligtas, di ba? Naligtas ka na, dito ka na sa church. Pero bago ako mapunta sa church, maligtas ka muna. So, yun ang pinaka-drive natin. So, si itong mga tipo ng church na to, ano yung drive nila? Focus on making disciples. Nakita natin kanina umaga. Mas madali mo dito, tapos ako na yung parang ano, parang networking. Alam nyo ba yung networking? Nag-recruit na, nag-recruit siya. Kasi maraming tao, maraming pera, sila maluloko. Ay, maraming tao maluloko. Pera yan ng pera, pera ng pera. Kaya, ilang beses ako na ano dyan eh. Sinasabi ko na sa inyo, hanggang di pa kayo na, na ano dyan ha. So, anong style nila ganito? Uy, sama ka naman sa amin. May kinig lang tayo. Opportunity to. So, sigurado ako sa time nyo, magkakaroon sila ng ibang buzzword. Open-minded. Open-minded ka ba? Ano? Ikaw, yung sabi pa sa akin, ikaw mo, ito, sa tingin ko pala sa'yo, ikaw yung taong ano eh. Wow. Nangangarap at mataas ang pangarap sa buhay. Ganun niya. So, sama ka sa amin, ano? Galing nung sa'yo. Sama ka sa amin, ano? Magkakaroon tayong opportunity na ano, kumita ng marami. Ganun. Eh, punta ka lang, sama ka lang sa amin. Kasi tatanungin mo na, paano mo kayo magkapera? Ano, mamaya na pag-usapin, sumama ka muna sa amin. Kami kasi alam na namin yan eh. So ngayon, pag dadaling ka sa mga ayos na place, na social, medyo social, ganyan. Tapos, malayo ka pa, may nagisigaw doon, power! Ano meron doon? Eh, pag bago sa iyo, hindi mo alam eh. Eh, makikinig ka lang doon, iyaano sa iyo kung paano kaya yaman, at nagkakantahan pa sila about money. Oh, tapos mayroon silang preacher doon. Tapos yun, power. So, magte-testimony rin, di ba? Sa ating pag nag-testimony, salamat sa Panginoon, naligtas ako, di ba? Ganyan tayo. Sila, ako po ay wala. Ano mas style yan? Niwala akong pambayad ng aking renta. Ganyan, ganyan. Tapos, ngayon po, nakita niyo naman po yung kotse sa labas. Alam niyo ba yun? Salamat sa Panginoon. Gagamitin mo minsan yung Panginoon, eh. Ganyan kaloko yung mga yan. So, ganun din dito. Dadaling ka doon. O invite nyo. Yung pinakasinungaling na mambubolang kampo ng demonyo, doon yung magising, yun yung preacher nila. Tapos, magaling magsalita. Tapos ka doon ngayon. Kaya, yun ang focus nila. May ano ba kayo doon? Minsan, daling ko kayo doon. Pandit. Minsan, dito, actually, meron ano eh. Meron silang YouTube yung G12 Expose. Doon yung makikita. Buti nga may nag-compile eh. Doon ko rin na laman yung ibang bagay. Yung mga pinagtututo ng Oriel. Doon. Eh, napansin ko, ibang Baptist nga, ina-adapt din yun. Kaya sabi ko, walang nga. Tingnan nyo. Huwag yung pag-matsyag kayo, sabihin, hindi naman ako mga pastor. Kaso ngayon, mga win-win natin. Pag may binanggit sila, ito yung mga binanggit natin kanina umaga. Ito yung mga, ano nila eh, catchphrase nila eh.
Hindi biblical terms. Okay? So, ano nangyari kayo, no? Pinauwi na. So, ang focus nila, making disciples, pero actually, sa pera din yun. So, sa atin, salvation of the soul. Pagligtas ka na, pumunta ka sa, invite ka na, kung ayaw mo di, wag, at least naligtas ka na. At least nakakontribute na tayo sa aligtasan ng ibang tao, masaya na ang Diyos to some point, di ba? At sa bansa natin, mas maraming ligtas, mas mahirapan ang demonyo dito, di ba? So, kung pumunta ka sa amin, sige, pagliligko lang ka namin, matututo ka. Yun ang focus natin. Next! Nagdo-doctrine ba itong mga ganitong klase ng tao? Balik tayo sa ating text. G12, pupunta ka sa amin, mag-aaral tayo ng doktrina. Hindi ka mag-aaral ng doktrina doon, bubulain ka ng bubulain doon. Puro pera pag-uusapan doon, gusto ba yumaman? Ano sa ang sa Bible ba, puro doctrine na sabi dito, if any man teach otherwise, consent thou not, and consent not to wholesome words, even the words of the Lord Jesus, and to the doctrine which is according to godliness. Sabi sa 4, mali ito. Wala. Eh, ito, sa 1 pala, sabi ko na may mali. Let us many servants that are under you. Okay, yung mga servants daw, may boss ka, sundin mo. Para daw, ano, payumaman siya, isa yun. Pero, ang gusto talaga ng i-drive ni Paul dito, that the name of God and His doctrine be not blasphemed. Kasi daw, pag tayo, mga sa tabaho, tayo loko-loko, ganakaw, ang Diyos din ay napapahiya doon. Okay, pero sabi dyan, and the doctrine. Ibig sabihin, ano man doktrina ng church nyo? Maging matapat, ay, loko-loko ko, eh, paano nangyari yun? Kaya, pag matino kang empleyado, ay tataas ang Diyos. Pero sabi, doctrine. So, ang gusto ko lang sabihin dito, sila, iniiwasan po nila yan, yung doctrine. So, nakakita sa CCF, kung ano man yan, Assemblies of God, kasi nakakitin po ako na iba dyan, eh. Wala. Ayun, Jesus yan, magwawala yan ng ilang minuto. And then, parang ano sa kanila, tawag dyan, ang preaching nila, hindi preaching, parang pep talk. Ganun yun. Meron silang sinusundang ano, pattern. Hindi sila yung ganitong aral. Walang Bible doon. Kung meron, magdala ka sarili mo. Pero hindi naman susundin yun. So dito, iniisa natin, di ba? Twice a week. Parang ano, OA na nga tayo eh. Thursday, Bible. Tapos, siyempre Sunday, may outline ng topic. Pero, Sunday afternoon, Bible pa rin. Ba't ganun kaya? Ilang panlaban natin sa mga yan eh. Pag hindi natin sinusundan yung Bible, parang magiging pareho, tatagal lang parang magiging pareho natin sila. Kasi ginagawa nila, pinapattern nila yung sarili nila sa atin, tapos biglang i-aalisin yung importante, yung salita ng Diyos. So sila, hindi King James, kahit ano na lang. Ano mangyayari? Magtitiwala ka ba sa salita ng Diyos kung kanya-kanya tayo ng Bible? Mga pag-publish nga ng sariling Bible. Hindi ka magkatiwala sa Bible noon. Tao-tao na lang yon. Kung anong gusto niya ilagay doon, ay, bakla ako. Kaya dapat yung Bible ko, tanggap yung bakla ko. Sige. NIV yun. Tinanggap yung bakla na doon. Diba? Yung pinakabago po na NIV. Okay? So, they avoid doctrine discussion. Tayo, hindi. Hindi natin paano pa sila? Kasi maraming magalit sila kung ayaw nila sa doktrina ng Diyos. Mali sila dito. Yung mga anak natin, tuturuan natin. Amen? Amen. Dahil yun lang yung paraan. Para matuto kayo, sundin nyo yung kalooban ng Diyos. Kung hindi nyo alam yung Bible, ayun sa Bible, ayun yung makinig. Ngayon, nandiyan kayo, later, wala na kayo dyan. Magugulat ka na lang, ikaw na yung parang mag soul winning tayo. Parang ganun din kayo. Dati akong baptist, pero ngayon hindi na eh. Bakit? Eh, mag-justify pa yan sa... Wala lang, naging busy sa trabaho. Tanggap, katanggap-tanggap bang excuse yun?
So anong palagay niyo sa amin? Hindi nila tabaho? Kasi excuse na lang yun. Kasi hindi nila minahal yung salita ng Diyos. So ganyan niya, makapupunta ka sa ganitong church. Power. Ganyan. Diyan ka makapunta. Pag hindi ka nag-focus sa salita ng Diyos. Last. So ito po actually yung hindi ko na lista dito pero testimony nga nila ang sabi para kaming kulto. Sabi nung isa, isip-isip ko lang yung sa kulto ka na nga talaga eh. Hindi nila yun aminin yun kasi pag naloko ka, sabi nga na isang meme, sabi sa ano, mas mahirap daw i-convince yung tao na pag naloko na siya, mas mahirap siyang ialisin doon sa kalokohan. Kasi naloko na siya, sasakyan niya na yun. Kaya yung mga nanggaling dito, palagay nila, ligtas na sila, palagay nila kristyano sila. Pag sinabi mong hindi, nako, hirap na, mag-aaway kayo nun. Kaya yun, sabi nila, para kami nasa kulto dyan eh. Eh, nasa kulto na nga kayo eh. Okay? Kaya sabi, napaka-strict naman, napaka-pressure. Kailangan kailangan magdala ng invite kahit, di ba? Sinabi ako, usap namin ng isang, Parang tinuturuan na agad sila mag-preach ng gospel, hindi pa nga sila ligtas. How crazy is that? Isunod naman sila, kawawang nila lang. So kaya tayo pag ini-encourage ko lang kayo, di ba? Soul winning ka naman, tinitingnan ko kayo kung alam nyo at yung inyong conviction tsaka yung confidence yung sa nalalaman nyo na. Okay? So ganun lang, pag hindi ka pipilitin kasi nga, baka hindi ka pa talaga marunong. Ba't naman kita pipilitin? Anong mangyayari? Pag may nagtanong sa akin doon, basta, parang may ganun na tayong kasama eh. Hindi tayo, wala dito. Alam nyo na, yung mga nakakasama natin, di siniran daw niya na. O, tapos na yan, basta, sige. Nung tinanong ko, di paligtas. So, ganun po tayo, hindi tayo pinipilit. Sa, lalo na yung pag-i-invite. Amen? Pero sa kanila, hindi ganun. Pansin natin sa 2, sabi dito, they that have believing masters, let them not despise them. Okay? Inabanggit ko kanina yung testimony, pag umalis ka sa kanila, blackball ka na. Okay? Ba't ka umalis? Alam kulto, ganun yung kulto eh. Sabi dito, don't despise them. Because they are brethren. Kaya yun yung unang, unang sisigurado natin, ligtas ba yan? Pag ligtas yan, alalayan mo yan. Kung hindi ligtas yan, alalayan mo pa rin. Pero, para maligtas muna. Pag anak ng demonyo yan, kalaban natin yan. Okay, yung sinasabihan ditong talaga ng gusto na in-expose natin. So, ang sabi pa dyan, believing. Okay? Yung testimony nung ano nga dun, nung nakapressure, kailangan mag-invite. So, bandang huli, hindi nila na makita kung ano yung value, bakit sila andun pa? Yan ang sabi. Sishare ko sa inyo yan, paalala sa akin ha. Si Ate Pebs, parang ganun. Alagang war sila. Pag alis niya, war. Samantalang leader siya dun. Gusto niyo ba ganun kayo? Sana hindi. So, yun lang. Palagay ko, mas maging effective to pag sinare ko sa inyo yung mga pinagsasabi nila about sa pera. So yun lang, let us be warned and take action against the false teachers of our time in love, warning also the victims. So walang pinagkaiba sa mga kulto. Ganun lang, mahalin natin yung mga tao na nabiktima nila. Ngayon kung ayaw talagang bumitaw doon, ayaw lang natin, hindi naman tayo may milit. Kaya ang talagang pressure dito sa atin, mag-aral ng salita ng Diyos. Pag alam mo yung salita ng Diyos, alam mo kung paano sila i-win at tutulungan. Pag hindi, wala. Ganyan ka na lang. Tapos, hindi ko kaya, pastor eh. O di, wag. Wala naman akong pinilit sa inyo dito kahit kailan, di ba? Alam ko rin yung kapasidad nyo eh. So, dito na tapusin sa verse 11 to 13, sabi dyan, but thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Ano napansin nyo doon? Fight the good fight of faith. Lahat yan by faith. Walang pilitan.
Yung pinaka gusto ko makuha nyo dito, sila pinipilit para nga, para mabayaran natin yung bills natin, kailangan mag-invite kayo para mag-taisin sila. Ganun sila. Nakakaawa lang ito. Hindi ko na maintindihan, ba't paano kayo tumagal doon? Isa, tatanungin ko si Marion eh, ano ka tumagal doon? Hindi ba na-sense yun? Dito tayo dapat mag-focus righteousness, godliness, pagiging mayaman. Ayan dyan ba yun? Walay, faith, love, patience. Huwag na gusto winning ka, patience kailangan dyan. Hindi walang mabilisan dyan. Meekness. Alala ko tuloy si Jogs. Diba? Napaka-humble ng tao yun. Sabi pa naman, oh, ba't kayo dito? Alam nyo ba, binila namin sila ng ganyan, binila namin. Pero hindi nyo naman pag-aari. Hindi naman. Yung sinasabi nyo gano'n. Eko, umpisa pala, tumiklop na ako. Diba? Loko eh. Walang meekness kasi mayabang, puro pera yan. At sino magbe-bless sa kanila? Demonyo din. Bibigyan sila niyan. Tapos lalapit din yung mga karnal na tao. Lalapit din sa kanila yan. Sa atin, ang ina-attract natin yung mga gusto sa Diyos talaga, sa Bible, may susupport din sa atin. Amen? Pero hindi tayo ganun karami. Kailangan magpaba talaga, mag-atrabaho tayo. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life. Whereunto thou art also called. Nakita niyo yun? Kaligtasan lagi. Kung di kaligtas, di ka tatagal dito eh, sa atin. Sa kanila, kahit di kaligtas, tatagal ka. Pero, yun lang, mga ngarap ka, bigo ka nun, bandang uli. And has professed a good profession before many witnesses. So, ang profession lang nila dun, talagang pera-pera lang eh. Sa atin, malalim tayo. Yun ang expectation ko sa inyo. Sana lumalalim tayo lahat. Actually, sinasabi niya dito si Jesus. I give the charge in the sight of God who quickened all things and before Christ Jesus who before Pontius Pilate witnessed a good confession. So, ganyan ba tayo? Yung mga yan, di mo yung makakausap ng, ano, ng malalim na bakit mahal mo ang Diyos? Bakit ka naglilingkod sa Diyos? Alam naman sabihin nila dahil sa pera. So, ang gagawin yan, ano, magsasabi lang yung mga empty words sa inyo. Pero I hope kayo hindi ganun. Amen? Ganun naman mangyayari kung dito kayo mag-stay. Lalalim kayo. Okay, so, yan ang supposing gain is godliness. Eh, ba't ko parang sabing gossip, ano? Gossip. Gossipel. Kasi nga, pag nakinig ka ng preaching nila, hindi Bible, puro, alam nyo ba, yung nangyari sa kilala kong ganito, na nag-invite ng maraming ano. Gossip yun eh. Ano nalaman totoo yun? At kung totoo man yun, parang networking, yumaman sila. Alam nyo ba yung networking, pipicturean, hindi pala kanilang sasakyan. Ganun yun, ano ka dyan, maasar ka na, didiri ka na. Eh. Sana hindi tayo mga chismoso, chismosa. Amen? Pag nag-preach ka, alam mo, totoo yun kasi nasa Bible yun eh. Hindi yung testimony niya ng sino na tinestimony niya na kinuwento niya yung kinuwento ng isa sa kanya. Amen? Amen. Yan lang. So, tuloy natin yung ibang kulto. Anong next na kulto gusto niyang ano? Itakil natin. Anong wala na eh, no? Ayun yung ano, kasama Pilipinas, Catholic, Iglesia, ni Manalo, saka dating doon, kay Buloy. Mga baliw na lang maniniwala doon. Wala pa ako na-encounter na totoong ano doon. Ha? Mormons. Konti lang din yan eh. Ano pa? Ito na nga eh, no? Mga Pentecostal. Seventh day. Agalu-haluin na kaya natin yung mga yan. Ano natin sa anti-Judaizer yan eh. Yung Korea, yung mga ganyan. Wala na akong maisip sa ngayon, pero chat nyo lang ako ha. Ako may bagong kultong di ko pa alam eh. So, let's pray, Lord. Maraming salamat. Bagamat nag-extend kami, we pray na ang itong mga gawain, Panginoon, ng mga gusto post that gain is godliness. Puro pera-pera. Ma-detect namin, malayo pa, kita na namin kung anong kanilang devotion, kung kanino ang devotion nila. Sa tunay na Diyos ba o sa pera. I pray na ganun din po kami, maging malayo kami dyan, iwasan namin sila. Kung matutulungan namin yung mga biktima nila at nabibiktima pa, I pray mag-focus kami sa inyong doctrines, Panginoon, na napakaganda naman, napaka-pure. So, patawarin niyo po, Lord, kami, pag niatamad kami minsan, nalalaliman minsan kami, hindi na kami lumagusto namin, happenings lang din minsan.
I pray mga kabataan dito, Lord, ay makita nila na totoo ang labanan dito sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. At makiisa kami, Panginoon, sa labor in the word. Arali namin, totoong mag-care kami dito para maligtas sila. Kung nakikita namin, Panginoon, yung struggle ng iba, kami mismo malaman namin din ang sagot sa inyo, sa inyong salita, bakit kami nahihirapan sila dahil sa mga gawa ng mga ganitong kulto, Panginoon, mga pinasimula ng Satanas. At doon namin ang maging kalakasan namin ng pag-aaral ng salita, Panginoon. At mas maraming kayong matulungan, maligtas. Salamat sa maraming blessing, Panginoon, sa fellowship ng bawat isa, mag-isikap, maglingkod sa inyo, mag-aaral. So, kailangan pong mag-bless again sa for the rest of the week na kami po'y mapasok, mag-aaral, mag-atrabaho. At plano na naman sa next week, Panginoon. Alam po, Lord, pinagkatiwala namin yung mabagi sa inyo, ang buhay ministry. In Jesus' name we pray. Amen.